Si Prince Jade Angeles ay mag-iisang anak ni na Dante Angeles at Jennifer Martinez. Nagkaroon ng komplikasyon si Jennifer habang ipinanganak si Baby Prince. Makalipas ang tatlong araw, na-diagnose yung bata na mayroong congenital hydrocephalus. Paano nila matutugunan ang mga pangangailangan ng bata? Gayon napakaliit ang kinikita ng ama ni Baby Prince sa construction. Tumaya natin ang kanilang kwento. Nakatira sa isang squatter area sa munting lupa ang pamilya Angeles. Gawa sa pinagtagpitagpong kahoy ang bahay at wala naman itong sahig. Dito namin naabutan ng Papa Dede sa kanyang anak ang ina si Jennifer Martinez. Kapansin-pansin ang malaking ulo ng bata. Si Prince J.D. Angeles ay nag-iisang anak ni Jennifer Martinez sa asawang si Dante Angeles. Meron congenital hydrocephalus ang bata. Aminado si Jennifer na madalang siyang magpa-check up noong siya ay nagbubuntis sa kanyang anak. Buntis ako, nagpapa-check up ako. Pangapat na beses hindi na ako bumalik. Napapagod ako pagbalik. Itong lasa-lasana po. Pabaya ako sa pagpa-check up. Alam natin napaka-importante ng prenatal check up para sa mga ina nagbubuntis. Ito'y para masubaybayan ang kalusugan ng dinadalang sanggol. Ito'y para maiwasan din ang mga congenital defects. Isang linggo matapos na ipinanganak si Baby Prince J.D., unti-unting lumaki ang kanyang ulo. Nung nakalipas ng isang linggo po, ng anak ko, lumalaki ang ulo. Pinatsikap ko po. Sabi ng doktor po, operahan daw ito, lalaki ang ulo ng bata. Hindi maoperahan. Habang tumatagal, lalong lumalaki ang ulo ni Baby Prince. Kailangan niya makabitan ng ventriculoperitoneal shunt sa lalong madaling panahon. Ito'y para matanggal ang likido sa ulo ng bata. Pinag-iipan ng namin po kung makakaroon kami ng pera. Eh kaso walang trabaho ang asawa ko. Extra-extra lang. Kung walang trabaho ang asawa ko sa magulang ko po, sa nanay ko po maasa, pangkain araw-araw. Mag-iisang anak lamang si Baby Prince, nais ng kanyang mga magulang na makasama siya at maaalaga na mas mahabang panahon. Pangarap lang sana ko gumaling siya. Yun lang po. Umiwagan po ako, tulong para sana ko, para mapirahan. Maraming salamat po. Nangangailangan si Baby Prince ng ventriculoperitoneal VP shunt, no? Ilalagay ito sa ulo niya at i-drain yung labis na tubig o yung likido sa kanyang utak dito sa baba ng kanyang katawan, sa peritoneum niya. Hindi kaya ng mga magulang ang gastusin na kakailangan rin sa operasyon at sa post-operation. Tulungan natin sila para maagapan ang kondisyon ni Baby Prince. Ang Kapwa Kumalco Foundation ay matatagpuan sa second floor ng Kapuso Building, GMA Network Drive, Diliman, Quezon City. Ang telepono 9827777, local 9950, o direct line number 333-7684. Sa mga nais mag-donate o tumulong sa aming pasyenteng ipinapanawagan, maaari po kayong mag-deposito sa mga BDO branches na makikita sa mga SM Malls. Ang mga BDO branches sa mga SM Malls ay bukas araw-araw kahit Sabado o Linggo. Ang ating pong email address, kapwako@gmanetwork.com. Sa Facebook, www.facebook.com/kapwako. Bisitahin ang aming website, www.kapwako.org, para mapanood ang mga nagdaang episodes. Maaari din kayong mag-donate gamit ang inyong credit card, debit card, at Globe GCash.
Kailangan din namin ng mga wheelchairs, oxygen tanks, mga oxygen gauge, crutches at nebulizers.